Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Alright, magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-TH na nanonood ngayon. How are you today, guys? At bago tayo magpatuloy, of course, shout out tayo kina Frimar Dapat, Christian Lozada, Danny Flores, Ginaline Cabonilas, Ferdinand Rabimbe, Batikin Adventure, Vladimir Agustin, Torio Bulsao, Boyet Yingba, FF Warrior, Usilito Kahadi. Shout out din kina Alex Kerubin, Esmeraldo Masangkay, Nueva Vizcaya Channel, Aquilino Alok. And also, shout out kina Elvin Famaran, Lito Kahadi, Jerry Hurulan, Hyacinth Ophemia, Jesuin Jade Sarinda, Hilmer Laruscain, Arnold Scala, Romulo Binaraw, Franklin Dunglal, Francisco Balungoy. And lastly, shout out kina Binali Wala Moako, Edwin Paipa, Christian Pintian, Cesar Tamrez, Miss Blair Mamak, Villanueva, Jetro Cabali, also kay Fernando Adlaon, Madrid Jomar, and to Lanao TH Vlog. At tayo na ngayon, guys, magpatuloy sa ating analysis. Alright, mga ka-TH, napakagandang mga marker ito. Ito yung mga surface trail markers. Ibig sabihin, ito yung nagtuturo ng mga direksyon na atin pang hahakbangin. Medyo hindi malapit, medyo may kilayuan, kaya tinatawag siya na trail markers. Okay, so ano nga ba ang mga ito? Ito'y tuwid straight sign. Ibig sabihin, punta tayo in straight line. Ang problema dito ay hindi natin alam kung papuntang norte ba or papuntang south. Okay, ang tanging palatandaan lamang dito na pwede natin i-guess ay kung saan ang dulo nito ay meron pang engrave. Katulad nito, may engrave dito. Ang kabilang dulo nito, kung wala, ibig sabihin, hindi doon, kundi dito ang punta. Pero para makasigurado, ang gawin sa ganitong surface marker is punta tayo sa kabilang dulo at puntahan rin natin ang kabilang dulo. Ngayon, ang pag-estimate ng mga distansya din, guys, ay ayon sa libro ng aking father, ang mahabang linya na line, yan daw ay 10 or 10 meters. So, meron ka agad tayong unang distansya na 10 meters sa bawat dulo nito. 10 meters dito at 10 meters din sa kabila. Mga ka-TH, okay. Ngayon, kung wala dyan sa 10 meters test dig, kung hindi positive, kunin na natin by inches ang haba nito. Sa tingin ko, ang haba niyan by inches ay nasa 20 inches ito. So, 20 meters ang lalabas sa haba nito. So, yan ang ating puntahan sa pangalawang distansya na test dig. So, 20 meters ang pangalawa. Ganun din, naka-align dito. At ganun din sa kabila. Okay, so malalayo, mga ka-TH, ang digging spot ng mga ganyan. Ngayon, itong isa ay nakakurba, nakaganyan. Hindi rin natin sure kung ito'y papunta rito or papunta sa kabila. Okay, so palaging dalawahan ang direksyon nito. Tingnan natin ang original picture niya na kasama yung isa. So ito yung bato na mayroong linya. Ayan. Nagaganyan na mga ka-TH. Yan ang ating kanina dinicode, which is 10 and 20 meters distance papunta rito. Okay, so ating ulitin. So 10 and 20 meters. Ganun din yan sa kabila, 10 and 20 meters.
Ngayon, itong curb line na nagaganyan, pwedeng ito ang tinuro niya na bato. So tama tayo dyan. Sabi niya, liliko ako at ako'y mag-point sa isa pang bato na mayroong straight line. Kaya galing sa bato na ito, nag-decode ka agad tayo. Ngayon, pwedeng baliktaran ito. Pwedeng itong bato na ito ang nagturo dito na bato at ito naman na line ang sundan natin papunta doon. Okay. So, paano nga bang distansya niyan? Ang distansya ay dito pa rin natin kinukuha sa isa. So, ganun pa rin, 10 and 20 meters ang ating puntahan. Ito kung saan naka-point tong linya dito. Kung yan ay dyan. Okay, tingnan natin itong mga bato dito sa unahan. Baka mga ano lang yan, takip sa mga giveaway. Kasi pag sa mga creek, karamihan, ang mga treasures na giveaway ay nasa loob ng bato or tinatakipan lamang ng malalapad na mga bato. Okay, so, pero meron akong ano dyan, mga katiyats, itong idea kung bakit ganyan na merong ano ito, bakit may linya, okay? Bakit nagkaroon ng mga linya? Ngayon sa tingin ko, nakapunta kasi ako ng bundok na merong naglalaging, yung parang illegal laging, namumutol ng kahoy sa gubat and then dinadaan nila sa creek para mas lumulutang yung kahoy sa tubig para madali ang paghatak pababa. And then meron silang mga ginagawang tinatalian nila ng lubid ang mga truso, tapos ang ginawa na pulley, instead na pulley yung lalagyan ng ano guys, yung lubid na ganyan, itong bilog dito na ano ba yan tawag dyan sa Bisaya, pulley lang alam mo dyan. Ang bato ang ginagawang pulley, dyan ang lubid gumaganyan. Okay, katulad dito sa picture. Ito yan. Nagbabakat kasi nagmamarka ang lubid. Sa katagalan ng hatak, ang bato ay nagkaroon ng linya. Yan ay gawa ng lubid. So, ganun din itong straight. Pwedeng merong lubid yan na dumaan. Kaya ang ibig sabihin yan, merong hinahatak dyan na mabigat. Ngayon, dalawa lang ang pwede dyan. Pwedeng may nagtutruso or pwedeng hinahatak nila ang mabibigat na mga Yamashita treasure box. Mga katiyats. So, ganyan ang aking conspiracy theory dyan na may hinahatak talaga dyan na mabibigat at gumagamit sila ng lubid. Kaya alamin nyo ang history ng lugar. Kapag maraming nagtutruso dyan, namumutol ng kahoy, pwedeng ang marker na yan ay gawa ng mga lubid ng nagtutruso. Pero kung walang namumutol ng kahoy dyan, ibig sabihin, marka yan ang lubid ng mga Yamashita treasures na ginagamit yan para mapagaan yung paghatak ng mga kargamento or mga treasure boxes. Okay, so yan lang ang aking pag-analyze sa inyong treasure site, katiyats. Ako'y magpaalam na, sana ay meron kayong magandang nakuhang idea dyan na pandagdag sa inyong sariling analysis. Ako'y magpaalam na, may the fortune be with you guys and don't stop searching for that Yamashita treasures. Ciao for now.